subscribe. Kumusta kayo mga ka-jersey, no? Try nating mag hip press. Nakikita niyo na sa likod. So yung mga nagtatanong diyan regarding dun sa kung ano ba yung temperature o kung paano pa ginagawa yung pag-heat press ng sublimation, then yung temperature tsaka yung time, kung ilang seconds, kung ano yung tamang temperature na pwede natin gamitin, or tsaka yung tamang seconds kung anong maganda, bigyan ko rin kayo ng tips. So panoorin nyo lang tong video to, sabay-sabay tayong matuto. Okay? So mga ka-jersey, no? So bale, binuksan na natin tong heat press. So na-reach niya yung 198. So ang ginagawa natin sa sublimation, mga ka-jersey, no, is 200 yung temperature, then around 60 seconds. So ako, yan, tulad nyan, sa, ewan ko kung nakikita, pero around 50 lang yung gagamitin natin ngayon. Yun lang yung seconds na gagamitin natin dito sa video to, kasi hindi naman siya masyadong marami. Kaya at saka okay lang din naman yung 50 is 60. Pag sa 60 kasi medyo malabo yung ano, yung kinalalabasan ng pag-heat press natin sa printout. Pero depende yon sa pressure. So kung makikita nyo mga ka-jersey, ito, yan, yung dalawang knob na yan, yun yung pressure na pinipihit. So kapag masyadong mahigpit yung pressure, may tendency na lumabo yung printout nyo. Pero dahil medyo matagal na tong heat press na to, kailangan namin higpitan. So ayan, medyo, kung nakikita nyo, todong-todo na siya. Todong-todo na yung pihit niya. Wala na kami mapihit dyan. Okay naman. Okay naman yung output niya. Okay naman yung resulta. So, by the way, ito nga palang heat press na to is a drawer type. So, kung nakikita nyo. Yan. Nahihila siya. Yan. So hindi niyo na kailangang ipasok yung ulo niyo doon, hihilahin niyo na lang. So actually, nakikita niyo, paalang yung ginagamit ko diyan. So madali lang, madali lang naman. Medyo mainit dito eh. Ito kasi yung bago namin location. Actually, hindi naman bagong location, pero warehouse namin 'to. Dito nakatambak yung ibang makina. Dito na rin namin nilagay itong heat press na malaki. Kasi total, hindi naman masyado nagagamit. Okay? So 200 na yung pressure. Kung nakikita nyo, 200 na yan. Actually, yung pressure na yan is inintay natin ng around 25 minutes hanggang 30 minutes bago niya na-reach yung temperature na yan. So pag large format heat press ang gamit nyo, talagang medyo matagal bago uminit. Compare dun sa mga maliliit na heat press. So, tara, tryin natin mag heat press. Sensyahan nyo na ako, medyo nagpapawisan na ako. Pero okay ito, magandang sound. Medyo sesexy tayo. Okay mga ka-jersey, tryin natin mag heat press. So una, tentay lang inupit natin. Yan. Then, ito yung i-heat press natin. Ayan. Ito siya. Then, una, sa, nilalagay muna natin itong inupit natin tela. By the way, ang tawag nga pala dito is Polytex. So, ibang version siya ng Polytex. So, medyo mas gusto ko lang siya kasi may something siya eh.
medyo kakaiba sa politics. So ilagay natin. Well, pwede kayo magpagawa ng stand nito na bakal din kasi kung gusto nyo mas mataas yung mga heat press nyo, pwede naman yun. Kaya lang, kasi pag mas mataas yung ano yung table natin ng heat press, minsan ang problema namin is pagbababa nito. So, ganun. So, medyo para sa akin awkward. Tsaka dun sa iba namin dating nag-heat press. So, pero pagagawa pa rin namin to, kasi nakastock lang naman siya dito, so hindi namin medyo pinagawan ngayon muna. Siguro pagdami na lang ulit ng trabaho. So, mga kajosino, ito ilalagyan natin kung paano. Then, press. So, mahalaga nga pala mga kajosino, na bago natin gamitin yung heat press, huwag muna tayong mag-press muna ng direkta dun sa ating gagawin produkto. Kasi, meron pa kasi yung mga cold spot dyan. So, hindi pa talaga totally mainit. Kahit na-reach na niya yung temperature. So, press muna kayo siguro mga dalawa hanggang tatlong beses na blanco lang siya. Wala naman. Para mawala lang yung cold spots. So, ngayon, ito, natanggalan natin yung cold spots. Binaba lang natin siya nang walang kahit anong laki. So, kung may tanong kayo, paki-comment lang dyan sa baba. At try kong sagutin. Okay? Nagintayin lang tayo, 50 seconds. So, tutunog siya. Okay, kung naririnig niya, tumutunog. Tumat natin. Try natin mula. Okay? So, nawala na yung color niya dito. Lumipat na siya dito. So, bali pag gakatake niya siya, simula dun sa part na may sleeves, may part na may upa. Kasi may tendency kasi siya na ma-stretch. Stretch ko to. Ayan siya. Mamaya, pakita ko sa inyo ng malapitan. Okay? So, ito na siya. Meron na tayong sublimate na isa. So, tuloy lang natin sa ating kasunod na gagawin. Okay mga ka-Jersino, try kong hatakin ng medyo malapitan para makita niyo. Okay. So dito natin hahatakin siya. Then dito natin pag hinataksi natin to mga ka-Jersey, kita nyo, nade-deform yung tela. So, kailangan pag-ahatake nyo, pag-ganyan, dun sa may part na walang print, kasi made-deform siya. Kasi pag hinatak nyo siya dito sa part na to, dito naman siya made-deform. So yun mga ka-Jersey, no? So bale, nabigyan ko kayo ng konting tips sa pag-heat press gamit ang large format na heat press. So maraming klase ng heat press. Ito kasi yung heat press ko yun, na ginagamit is manual. So kung nagsisimula ka pala mag sublimation, I suggest na ganito muna yung una mong bilhin. Kasi nagbabalak sana akong bumili ng pneumatic na
automatic na ano na heat press na dual station dati. Kaya lang inabot tayo ng itong pandemic, so tsaga-tsaga muna tayo sa manual. So hindi muna kami bumili. Pero siguro by next year baka kumuha ako. Tsaka natin sabay-sabay natin pag-aralan yung pneumatic. Pero kung nagsisimula ka pa lang, kadulsi, no? I suggest ito yung kunin mo. Kasi magandang ano to eh, magandang ang init mga kadulsi, grabe. Magandang ano to, para mapag-aralan mo muna yung mga mapasikot-sikot ng pag-sublimation. Okay? Salamat sa inyo mga kadulsi sa maikli nating video. Kung bago ka sa channel ko, paki-subscribe lamang po dyan sa baba at paki-hit na rin yung notification bell para if ever na meron tayong tutorial na kasunod, isa mapanood nyo kagad. So salamat sa inyo mga kadulsi, no? Bye-bye!